Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Atty. Rene Bueno, ang President and Chief Executive Officer ng Counselors for Immigration and International Studies. Today, I will be discussing with you the difference between an open work permit and closed permit. Nitong mga nakaraang araw, marami pong nagtatanong sa aking FB fan page na CIS at maging sa aking mga emails at tinatanong sa akin, Attorney, ano ba ang pagkakaiba ng isang open work permit at closed work permit? Okay, sige, papaliwanag natin at umpisahan natin sa open work permit. When you say open work permit, it essentially means that it is open, meaning the holder of the open work permit can work anywhere in Canada, in any province, and to any employer up to the time that the open work permit is still valid. Usually, the open work permit is valid up to a maximum of 3 years if the student will be able to obtain a 2-year diploma program in Canada. Ang open work permit does not restrict you to any employer or any territory in Canada. You can work to any employer. Pwede kang pumunta from Vancouver going to Quebec, to Toronto, to Alberta, to Manitoba, or even in Alberta for as long as you are the holder of an open work permit issued on the basis of your diploma program obtained within Canada. So, wala siyang restrictions. You have the freedom to work anywhere. Ibig sabihin na kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang employer, ay meron kang privilege na lumipat to another employer. From one employer to another employer, kung gusto mo, linggo-linggo magpalit ka ng employer and it will not affect your valid and legal stay in Canada. Usually, yung open work permit is being issued to a dependent spouse. Ang dalawang magandang ehemplo ng open work permit na ini-issue ng Immigration of Canada ay yung open work permit na ni-release in favor of a dependent spouse of a foreign worker who is the holder of a working visa. So, yung mga nagtatrabaho doon directly hired by an employer in Canada may file an application for an open work permit on the basis of the working visa issued doon sa principal applicant. At pangalawang ehemplo ng open work permit ay yung ini-issue sa dependent spouse o sa common law partner ng isang estudyante na kung saan na-issuehan siya ng study permit or study visa by the Immigration Department. So, pag yung study visa ng principal applicant na estudyante ay naaprubahan, siya ay may pribilehiyo na mag-apply ng open work permit simultaneously with the filing of the application for a study visa in Canada. Hindi lang yan ang isa sa pribileyo, pati yung mga dependent children ng principal applicant at ng dependent spouse or common law partner ay nabibigyan din ng dependent visa. So, ibig sabihin kung ikaw ay dependent spouse or common law partner o yung tinatawag nating living partner, siya ay pinapayagan ng Canada Immigration na magtrabaho kahit saan sa Canada at kahit kaninong employer habang yung study visa ng principal applicant na kanyang asawa or kinakasama ay valid, siya ay may pribilehiyong magtrabaho kahit saan sa Canada. So ito ay isang napakagandang pribilehiyo na ginagrant ng Canada Immigration sa mga common law partner or lawful husband or wife ng principal applicant for a study visa. On the other hand, the closed work permit is the exact opposite of the open work permit wherein you are required to work exclusively to a particular employer only. You cannot transfer to another employer unless na lang magfa-file ka ng another
petition for the issuance of a work permit or working visa na kung saan meron ka ng bagong sponsoring employer. Without that, then you cannot just transfer from one employer to another employer. Ang magiging legal consequence kasi kapag nag-transfer ka ng employer without first obtaining a new work permit issued by IRCC, aba, eh medyo mapapahama ka. Baka ikaw ay masubject to deportation. Siyempre, yung sponsoring employer mo na original, i-re-report ka niyan pag inalisan mo siya o nag-resign ka sa kanila and then you transfer to another employer. So, you need to be very careful if you are a holder of a closed work permit. Madami siyang restrictions. Hindi ka basta-basta pwedeng lumipat to another employer or lumipat ng another location from the same employer, no? Palagay mo, yung employer mo is located in Quebec and then tin-transfer ka sa Toronto. Dapat basahin mo munang mabuti yung closed work permit mo. Kung ano ba yung particular location allowed by immigration for you to work. Although sometimes nag-i-issue ang immigration department ng multiple location, but it is better on your part na basahin mo talaga yung work permit mo at nang makita mo if you are allowed to transfer from one location to another location para sure lang na wala kang ma-violate na rules ng immigration of Canada. Ang closed work permit ay hindi katulad ng open work permit. Maraming pribilehiyo ang nai-enjoy ng isang holder ng open work permit. Kasi kung halimbawa ganito, pumasok ka sa isang employer sa Toronto at after 1 month, eh, hindi mo nakasundo o sabi mo sa sarili mo, ayoko dito sa employer ko na to dahil yung aking immediate manager eh napakasuplado or napakasuplada. Abay, pwede kang lumipat agad-agad without applying for another working visa or working permit. Dahil lang open work permit mo ay issued on the basis of the study visa ng iyong principal applicant na asawa. So, pwede kang magpalit anytime. Pag sinabi mo sa susunod na employer mo, eh, sabi mo, ayoko dito, ang askad ng pagmumukha nung ng aking bagong supervisor. Pwede kang lumipat uli sa another employer. You can change your employer as many times as you want. Gusto mo, buwan-buwan magpalit ka ng employer. Kaya lang, ang negative effect naman yun sa performance mo kasi palipat-lipat ka ng trabaho. But the law does not restrict you to transfer from one employer to another employer even if you will change your employer on a monthly basis. You have very broad freedom to exercise their right to transfer from one employer to another employer. Pwera lang siguro kung ikaw ay may binubugbog doon sa una mong employer, tapos tumasper ka, abay, pag may nag-report sa iyo sa pulisya, eh, delikado yan. Okay, so kung maganda naman yung performance, kaya lang gusto mo lumipat ng another employer dahil mas malaki ang sweldo, pwedeng-pwede yan. Ina-allow yan ng Immigration Law of Canada. Yan po ang pagkakaiba ng open work permit at ng closed work permit sa Canada. Sana po ay may natutunan kayong muli dito sa aking episode sa Bueno Law and Beyond YouTube channel. Kung kayo po ay may mga katanungan o gusto ninyong mag-clarify ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa study, work, and live in Canada, kayo po ay inaanyayahan ko na magpunta sa aking opisina sa 1901 19th floor, Jollibee Plaza Condominium, Ortigas Business Center, Pasig City. At kayo po ay aming malugod na tatanggapin at aasikasuhin upang magkaroon ng fulfillment ang inyong mga pangarap na makarating sa Canada upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Muli, ito po si Atty. Rene Bueno. Hanggang sa susunod na episode, maraming salamat po.